Teka lang, huwag muna kayo mag-comment. Hintayin nyo muna 5 minutes sa vlog ko. Pakinggan nyo muna yung sasabihin ko, okay? Natanong nyo na ba sa sarili nyo na, well, syempre, 25 to 35 yung age bracket natin. Sabihin na natin, early 20s or late 30s, yan yung mga age bracket na majority ng subscribers ko, pati ako. Natanong nyo na ba yung sarili nyo na kung tama ba yung path na tinitake nyo? Kung masaya ba kayo sa ginagawa nyo ngayon? Kung ano ba talaga yung purpose mo? Natanong mo na rin ba na kung yung steps na ginagawa mo so far are yun yung steps para maabot mo yung mga pangarap mo? And out of all these questions, wala kang sagot. You're lost. You feel lost. And yung sa iba naman, sa dami ng achievements nila sa buhay, sa dami ng pera nila, at the end of the day, they still feel empty. So kung nararanasan mo yon, nagtatanong ka sa sarili mo ng mga tanong na yon, or may iba pang tanong na hindi ko nabanggit, I think this vlog is for you. Kung ano, gawa ko siya ng vlog. Wait. Ang daming kalat. Nag-start na kasi online class namin eh, kaya... Ayusin ko lang, teka lang. Okay, yan, malinis na. Hi guys, ako nga pala si Choco. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa baba. Kung pinapanood mo pa rin yung vlog ko, I'm sure interested ka sa topic or natanong mo na sa sarili mo yon, o kaya may nagdadaanan mo siya ngayon. Some people say na it's part of maturity. Kasi ano eh, wala ka na sa stage na iniisip mo na lang yung sarili mo, kundi mas nagiging future-oriented ka na. Yung iba din, tinasabi nila na maybe you're entering quarter life crisis or you're undergoing quarter life crisis. Madami din kasi sa friends ko, pati sa mga kakilala ko eh nakakaranas ng ganito. Even me at that time, actually hindi ko nga alam na yun na pala yung tawag nun nung pinagdadaanan ko siya. Kaya siya tinawag na quarter life crisis kasi diba yung sikat is midlife crisis. From the word itself, quarter of 120. Kaya naging quarter life crisis siya. Ano bang pinagkaiba nung nagiging mature ka sa nag-undergo ka ng quarter life crisis? Ang quarter life crisis kasi, or any kind of crisis, is that when you start asking questions for the choices you made. Tatanungin mo na, tama ba yung mga nagawa ko? Tama ba yung posisyon ko ngayon sa buhay? Tama ba yung trabaho ko? Talaga bang masaya ako sa trabaho ko ngayon kahit hindi ko passion? Yan yung mga tanong eh. Pag nasa ganitong phase tayo, nasa ganitong edad tayo. Maturity kasi is being able to tolerate the discomfort of the choices you have made. Nagigets na yung difference. Ang difference kasi nung sa crisis is parang natatrap ka lang dun sa question na yun. Naglilinger lang dun yung thought mo. Yun nga, tas hindi mo alam yung sagot. Then yung maturity kasi, nalalaman mo na yung mga dapat mong gawin. Nalalaman mo na yung discomfort, mga consequences ng choices natin, and ano yung dapat natin gawin. Yun yung maturity. Pag napupunta ka sa crisis, katulad nun, quarter life crisis, ang dami mong tanong na walang sagot, tapos dinadoubt mo yung sarili mo. Kasi nga, di ba, nagsisimula ka nang buuhin yung buhay mo, tapos biglang, teka lang, tama ba talaga yung ginagawa ko? Yan. Kasi nung napagdaanan ko yan, siguro mga 5 years ago, 4 years, 5 years ago, ganyan. Nagigising ako every night, mga 2 a.m., 3 a.m., papaisip lang ako, hindi ako makatulog. Yun nga, napuputol yung tulog ko. Tapos isip ako ng isip, uncertainty, yung mystery ng life, ganyan. Sobrang deep ko noon kasi sobrang overthink ako ng overthink. Hindi pala siya healthy. And overthinking can lead to more serious matters, di ba? I was fortunate enough na at times like those, may nakakausap ako ng 2 a.m., 3 a.m., yung mga friends ko sa call center. Kasi diba, for sure, gising sila nun. Open sila na makipag-usap. Makikinig lang sila, promise. As in, nakikinig lang talaga sila. Alam nila na hindi ka nila dapat diktahan or hindi ka nila dapat sabihan kung anong dapat mong gawin. Kasi in the first place, hindi naman nila buhay yun. Buhay mo yun. Yung friend ko, ganun. Magtatanong lang siya na lang magtatanong hanggang sa ako mismo yung nakaka-realize ng dapat kong ma-realize. Kasi buhay ko naman to eh, diba? Yun, good thing na pagdaanan ko siya, eh, nalagpasan ko siya. And sometimes naman may episodes pa din na I doubt myself. Pero since, kasi may mga tips na ako on how to handle myself at times like that, eh, namamanage ko na siya. So these are my tips kung feeling mo lost ka. Yung tips na to, hinati ko siya into 3 parts. First part, all about mind setting. Siyempre, alisin natin yung distraction sa utak natin. Tsaka yung mga hindi magagandang bagay. Yung second part naman, doon na natin itatry sagutin yung mga tanong natin. Third part naman, since medyo naayos na natin siguro internally yung problems natin, eh medyo composed na tayo. Hindi na sobrang gulo. Mas maganda na try muna natin i-compose yung sarili natin doon nga sa first part, pati sa second part. Para pag kumakausap
tayo ng iba, eh, medyo mas malinaw na siguro. Actually, yung tips din na to, chronological order siya nung ginawa ko, and it works for me. Try nyo din, kung lost kayo, eh, sundan nyo din siya. And kung hindi siya nag-work sa inyo, try nyo lang din pag-jumble-jumblein para doon sa need nyo. Trial and error naman talaga to eh. And kailangan talaga natin tulungan yung sarili natin. Number one, perspective setting. When you say perspective setting, yun yung ano, hindi mo pwedeng i-compare yung situation, yung isang situation sa magkaibang tao. Kasi pwedeng iba yung perspective nila, pwedeng iba yung take nila. Sa kanya, maliit lang yun na bagay, sa'yo, malaking bagay yun. Number two, don't compare yourself to others. Di ba lalo na ngayon sa age ng social media, ang dami natin nakikitang magagandang post, mga achievements ng ibang tao, tapos nakikita mo yung iba nagiging successful na agad, may family ni agad. Tapos pagdating sa'yo, ako, wala. Nakakatawa, pero ganun, di ba? Titingin ka, uy, may anak na siya. Uy, nakabili na siya ng sasakyan. Ako, wala. Alam ko yung ginagawa niya eh, kasi ginawa ko din yan eh. Gagawin nyo, i-compare nyo yung sarili nyo para lang malaman nyo kung nasaan na kayo sa society. Gusto nyong i-gauge kung anong level nyo na. Well, kasi mahilig ako mag-video game. So, ganun. So, tatanong ko, siya level 50 na. Tapos, may sasakyan na. So, ako siguro, andito, level 49 ako kasi malapit na ako magsasakyan. Kasi gusto kong i-gauge yung performance ko sa buhay. For sure, ganyan din yung ginagawa nyo. When you compare yourself, most of the time, nagiging envy siya, nagiging inggit. Kung nakakaramdam ka ng inggit pag nagbubukas ka ng social media, I don't think ready ka for social media. Pwede mo naman kasing i-mute yun eh, yung tao na yun. Huwag mo naman silang i-bash na ang yabang-yabang nila. Kasi for all we know, hindi naman sila nagyayabang. Pwedeng proud lang sila sa nangyayari sa buhay nila. Tapos, dapat matutunan natin na yung inggit, gawin siyang positive, gawin siyang inspiration. Pwedeng gawin natin silang role model, nagiging positive yung effect nun sa'yo. Yung inggit talaga tsaka envy is very negative yan. Sobrang sapul ka dyan ng negativity, okay? So, iwasan natin yun, tutunan natin na balikta rin yung negativity na nararamdaman natin na yun. Yung next naman na tip ko is about regret. Nasabi ko na ata sa isang vlog ko yung regrets, pero uulitin ko lang ulit. Diba nga, sabi nila, the best teachers in life are experiences. Para sa akin naman kasi, regret is life telling you that you can do better and be better. Pag may ginawa ka before na hindi naman pala maganda, edi huwag mo nang gawin ulit. At least natuto ka, di ba? Siyempre, bad decision yun or maling nagawa. So, dapat harapin mo yung consequences. May consequences lahat talaga yung bad decisions natin. Tapos, pwede din yung mga hindi mo nagawa. Ano ka ba? Early 20s ka pa lang to late 30s. Madami pang chances yan. Huwag ka mag-overthink na hindi na dadating yan. And kung hindi na dumating yan, I'm sure may mga opportunities pa na mas better pa doon na dadating. And when that time comes, I know na marunong ka na igagrab mo na siya. Next tip ko naman is finding your purpose. Daming tanong kanina, pero it all boils down to searching for your purpose. Ang dami ko na din dating pinanood na mga quarter life crisis type of videos. Sinabi nila na do what makes you happy. Tama naman yun. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi ka masayang gawin. Pero, nung point na yun ng buhay ko, hindi ko alam kasi kung ano magpapasaya sa akin eh. Andun ako sa point in life ko na parang hindi ko talaga alam kung ano magpapasaya sa akin. So, yung tip pa lang na yun, hindi na applicable sa akin. So, lalo ko na lost. Pero, hindi ako sumuko. Ang ginawa ko pa din, binaliktad ko siya. So, ang ginawa ko, nilist down ko yung mga ayaw kong gawin. From there, magta-try ako ng mga iba-ibang bagay. Basta iiwasan ko lang yung mga ayaw kong gawin at saka dapat yung mga itatry kong bagay, hindi ako nakakasakit ng ibang tao, wala akong tinatapang ng ibang tao, hindi ako nakaka-agrabyado ng ibang tao. Tapos from there, pag na-try ko siya, uy, gusto ko pala siyang gawin, masaya pala ako pag ginagawa ko to. So doon, nafe-feel ko na yung mga bagay na kung ano magpapasaya sa akin. So nafe-filter ko siya. So yun, pero kasi yung iba, pwede din sabihin nila na, nagagawa mo yan kasi wala ka naman binubuhay na tao, di ba? Kasi may mga friends din ako na binubuhay nila yung mga kapatid nila, binubuhay na nila yung mga magulang nila kasi nga, retired na. Gusto ko lang ayusin yung mindset natin when it comes to sacrificing. When you say sacrifice, generally, ang iniisip ng tao, may nawawala sa'yo na binibigay mo sa iba. Yung time mo na dapat para sa sarili mo, binibigay mo sa iba. So, nawawalan ka ng time. Ideally, when you're sacrificing, you're adding purpose
purpose to your life. You're adding value to your life. Kaya dapat hindi mo siya iniisip as nakakabawas sa'yo. And malay natin, that is one way of God telling you na yun ang purpose mo as of the moment. Pag natapos mo naman yung purpose mo na yun, pwede mo nang gawin yung mga bagay na pwede makapagpasaya sa'yo. Hindi siya kabawasan sa'yo. Pag nagsasacrifice ka, sabihin mo na, de-delay ka. Yung ibang mga friend ang nakakapag-travel na, ikaw hindi pa din. Kasi binubuhay mo yung kapatid mo o kaya yung magulang mo. Hindi ganun yun. I mean, okay lang na mag-travel ka after 10 years or 5 years or pag nakagraduate na yun. Wala namang problema dun eh. Life is not a race. Basta ikaw, may sarili kang pinagdadaanan, may sarili kang reasons kung bakit ka andyan. Focus on that. Don't compare yourself to others. Di ba? Yung next step ko naman is yun nga, tanong ka na ng tanong, kinakausap mo yung sarili mo, walang sagot, lalo kang nalulost, lalo kang nalilito. Why don't you try to connect to people close to you? Ideally, sa family members mo, di ba? Pero kasi sometimes, hindi naman maganda yung family ties nyo, so hindi kayo makapag-share sa family members nyo. Pwede rin na sa sobrang close nyo, nakakahiyang mag-open up ng something very dramatic, katulad ng, kuya, ano ang purpose ko in life? Drama, di ba? So hindi mo matanong sa kapatid mo yun kasi nakakatawa eh. Pero seryosong bagay siya. Pwede din kasi kunwari nagtanong ka sa parents mo. Ang sagot ng parents mo, nung panahon naman namin, wala namang ganyan eh. Pero yun nga, di ba? Perspective setting, nung panahon nga naman talaga nila, hindi pa naman pag-aaralan yung ganito. So hindi talaga nila alam. Wala din social media. Huwag kayong magalit sa kanila na hindi kayo naiintindihan. So okay lang yun. So what you can do is kung di mo matanong yung family members mo, edi yung people close to you, close friend. Pag naghahanap ka ng close friend na magko-comfort sa'yo, pwedeng yung unang friend na kakausapin mo, hindi mo same wavelength. So, hindi niya masatisfy yung comfort na dapat sa'yo. And okay lang yun. Baka naman hindi lang talaga siya marunong mag-comfort. And hindi natin siya masisisi doon. So, edi hanap ka lang ng iba. For sure niyan, may makakausap ka na magugulat ka na lang na nagja-jive pala kayo. You find comfort in that person. So, unari babae, yun, huwag mo naman landiin, di ba? Serious tayo dito, okay? Ang last tip ko naman talaga is, syempre, pray. May times din at night, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ako nakakatulog, minsan bigla ako nagigising, 2 a.m., 3 a.m. Nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam yung sagot. May tanong ako, hindi ko alam yung sagot. Please give me strength. Pagising ko sa umaga, wala, ganun pa din. Hindi ko pa rin alam sagot. Well, pero totoo, na-realize ko na when we pray to God to give us strength, hindi niya tayo bibigyan ng lakas. He will give us situation that will make us stronger. He will give us challenges na alam niyang kaya natin, pero kailangan nating lagpasan. Para, pag nalagpasan natin, yung magiging mas malakas na tayong tao. And alam ko naman na wala namang ibibigay si God na challenges na hindi natin kaya. May mga times lang na feeling natin sobrang hirap, pero kaya natin yan. Huwag tayo mapanghinaan ng loob. So, yun ang tips ko. Well, yung tips ko na yun is applicable kasi sa akin nung pinagdadaanan ko yung ganun. Pwedeng hindi applicable yun sa inyo. Pero hopefully, sana nakatulong. So, kung hindi pa rin applicable sa inyo or feeling nyo, mas deep pa dun yung pinagdadaanan nyo ngayon, I think you should call this number. Lalagay ko yung number sa baba. Mas maganda kung professional yung hahawak sa more serious matters. Maliban sa number na to, may kakilala kayong professional, edi mas maganda. Kaya ako din naisip na maganito tayo kasi physically isolated tayo. May mga nights na wala tayong kausap, wala tayong pagsasabihan ng pinagdadaanan natin. Lalo kasing lumalala eh, di ba? So mahirap yung ganun. Sana yung comment section natin ngayon dito sa baba, di ba? Kung gusto niyo mag-comment, is words of encouragement para pag nabasa ng mga tao na pinagdadaanan din to, eh makatulong sa kanila. And may pinagdadaanan kayo, share niyo lang sa baba. Tapos sana kung kaya niyo i-comfort yung ibang subscribers ko, comfort nyo din, di ba? So, gusto ko maging healthy yung comment section natin na nagtutulungan kasi 20,000 subscribers na tayo. Sino-sino ba naman nagtutulungan? Kundi tayo-tayo din naman, di ba? Sana nakatulong to sa inyo. Mas maganda din pala after watching this vlog, kausapin nyo yung loved ones nyo, yung magulang nyo, yung kapatid nyo, mga friends nyo. Sabihin nyo lang, kumusta ka? It's a very simple question pero a powerful one. Next. So don't forget to hit like, comment, and subscribe. Share nyo na rin itong video kung sa tingin nyo may taong may kailangan ito. Thank you din pala sa Mindful Life PH for guiding me para din tama yung content na sasabihin ko. So yun, bye, ingat, and stay safe.